Kahit may iniinda ng sakit sa likod, ay nagpatuloy pa rin si Selena noon sa paglilinis ng opisina. Naging mabigat sa kanya ang araw na iyon dahil iniata sa kanyang linisin ang director's office, gayon din ang nature at accounting departments. Alam ni Selena na ang nararanasan niyang sakit ay hindi dahil sa physical niyang pagtatrabaho, kundi dala lamang ng kanyang emosyon kung bakit tila ang lahat ay naiirita sa kanya. Hindi naman niya kasalanan na maging maliit siya sa paningin ng ibang tao. Hindi rin niya kasalanan na ang direktor niya ng oras noon ay taas kilay ng napatingin sa kanyang resume. Agad siyang natanggap at naging palabati sa lahat ng kanyang mga katrabaho bawat araw. Pero hindi ang lahat ng nakakasama niya doon ay kapwa niya janitors. Pero ano nga ba ang dapat na ikainggit? Ang ilan sa kanila ay may mataas na posisyon at mas malaking sweldo. Ni hindi na sinubukan pa ni Selena ang makapasok ng universidad kahit pa ito ang kanyang gusto na siyang ipinipilit din ng kanyang ina. Walang magawa si Selena dahil kailangan niyang mapunan ng gastos sa pagpapagamot ng kanyang ina. Ang lahat ng sahod ni Selena ay doon lahat napupunta. Dahil paano nga naman gagaling ang kanyang ina kung walang gagawin si Selena na paraan para magkapera? Naniniwala na lang si Selena na darating din ang panahon kung saan makakapagpatuloy siya sa pag-aaral dahil ang madilim na parte sa buhay ng isang tao ay hindi naman nananatili habang buhay. Selena, ano ba naman yan? Bakit ba napakakupad mong kumilos? Hindi ka pa nangangalahati sa paglilinis dito sa director's office? May importanteng bisita tayong darating bukas kaya bilisan mo. Pasermong sambit ng head ng HR department at siyang nagsisilbing pahirap kay Selena sa bawat araw dahil palagi siya nitong pinag-iinitan. Si Selena ay nais namang mangatwiran at sumagot pero palagi niyang naaawat ang kanyang sarili kaya't palaging nananahimik na lamang at nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng hirap na dinaranas niya sa paligid at trabaho ay nagagawa pa rin ngumiti ni Selena. Mabilis niyang nawawala sa pahinga ang pananakit ng kanyang katawan. Ine-enjoy niya ang kanyang trabaho dahil sanay lang talaga siyang maglinis. Iniisip na Selena ang kanyang kalidad at kagalingan sa mundong kulang sa pakikipagkapwa-tao. Nagagawa pa rin makakita na Selena ng kagandahan sa kabila ng hirap na kanyang kinakaharap na siya mismong dahilan kaya't hindi siya nakakayanang pabagsakin ng kahit na anong bigat ng problema sa buhay. Pagkatapos ng lahat ay lumabas na siya para tingnan ang mga basurahan at ang isa nga doon ay puno na at kailangan ng mapaltan. Agad naman yung ginawa ni Selena at dito na nga niya natagpuan ang isang bagay na hindi nararapat doon. Ito ay ang isang mamahaling leather wallet na alam niyang nagmula sa isang mayamang may-ari. Pinatunayan ito ng nilalaman ng wallet sa business cards, bank cards at malaking halaga ng pera. Isang halaga na hindi kikitain ni Selena sa loob ng kalahating taon kahit mag-overtime pa siya sa pagtatrabaho. Ang kapangyarihan ng tukso ay pilit nang ibabaw kay Selena noon habang nakikita ang pera. Pero nagawa niyang paglabanan ang mali niyang iniisip. Nagawa pa rin niyang mag-isip at hindi gumawa ng mali. Marahil ay pagmamayari ito ng isa sa kaibigan ng kanilang direktor. At dahil nakuha niya ito sa loob ng opisina, ay naisip na niyang dumaan sa proseso. Kinakailangan niyang may-surrender ang pitaka sa kanilang company leader na siyang dapat magdesisyon kung paano ito may sasauli. Itinago na ni Selena ang pitaka sa kanyang bulsa at inayos na ang kanyang mga gamit panlinis. Nagbihis na at naghanda na para makauwi. Kinabukasan ay dumiretso na si Selena sa director's office. Selena, kamusta? Wika ng director kay Selena sabay ng magandang pagngiti. Si Selena ay agad naman ding tumugon. Sir Mason, nakita ko po kasi ito sa loob ng basurahan kahapon. Sabay baba ni Selena nang nakita niyang wallet sa mesa. Ganun ba? May tao pa pala dito na nagtatapon sa opisina ng pera. May pagbibirong wika ng director. Sinuri naman ni Mason ang nilalamang business cards at bank cards ng wallet at nasabing malamang ay may underground millionaire ang nabibilang sa kanilang kumpanya. Ilang sandali pa ay natahimik na lamang si Mason at tila natulala, lalo na nang mapatitig siya sa isa sa mga bank cards. Sinuri niya ito ng maigi, mula sa gilid, likod at harapan. Sabay nalagay siya sa isang malalim na pag-iisip na para bang may biglaang gumulo at bumabagapag sa kanya. Molly, kanino mo binigay ang card mo?
Ikaw lang ang nag-iisang regular kong pinagtransfera ng pera. Ano to, Molly? Paano mo nagawa ang ganitong pagkakamali? Ang buong akala ko'y tapat ka sa akin. Pero ngayon, nalaman ko na isa ka ring estupida. Paano naman nawala ng bago mong lalaki ang wallet niya sa loob pa mismo nitong kumpanya? Nawala ba niya talaga ito? At bakit naman ito nasa loob ng basurahan? Bulong ni Mason sa kanyang isip. Ilang sandali pa ay nanumbalik na rin ito sa realidad. Maraming salamat, Selena. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa bonus mo dahil sa ginawa mong katapatan sa trabaho. Agad nang pinalabas ng direktor si Selena, ang ginawang pagbisita ni Selena sa opisina ng kanyang direktor ng araw na iyon ay biglang nawala sa kanyang isip dahil naramdaman niya ang biglaan nitong pagkabagabag. Pagkatapos ng kanyang workday, ay agad na rin umuwi si Selena para makapagpahinga at magbasa ng ilan niyang paboritong pocketbooks at nagsisilbi ding lunas sa kanyang nararamdamang pagod at emosyon. Si Mason naman sa kabilang banda ay nahirapan na rin maging tutok sa kanyang trabaho anumang subok ang kanyang gawin. Matapos mapansing 3 beses na niyang nababasa ang dokumentong kanyang hawak nang hindi niya napapansin, ay napundi na siyang masyado. Isinara na niya ang kanyang laptop at napagdesisyonan na lang na umuwi. Kailangang makita ko siya sa mata bago ako makatulog, bulong ni Mason sa kanyang sarili habang iniisip si Selena. Si Molly naman ay nasa sala pa nang dumating ang kanyang asawa na bigla naman niyang nginitian at sinalubong ng halik. Nagkataon naman na wala sa mood noon si Mason para sa kahit na anumang romansa. Molly, may papaliwanag mo ba to? Seryosong tanong ni Mason sa kanyang asawa matapos ilabas ang kanyang bank card sa bulsa ng kanyang jacket. Kailangan ko ng malinaw na paliwanag. Si Molly naman ay sinubukan namang sumagot at mangatwiran. Anong ibig mong sabihin? Ito nga ang aking bank card. Nanakaw ito sa akin kumakailan lang. Hindi lang talaga ako nagkaroon ng pagkakataon na may paalam sa'yo. Ah, ganun ba? Nanakaw? Pasarkastikong tugon ni Mason. Alam mo naman, Molly, na hindi ako ganun katanga. Alam mo yun, di ba? Hindi mo binalak ang card kung talaga mang nawala nga ito o ninakaw sa'yo na dapat una mong gagawin. Aktibo pa ito at na-top up ko pa kanina lang. At pwede ba, Molly? Sabihin mo sa akin kung sino ang gago na yun na maglalagay ng wallet na may pera sa loob ng isang basurahan. Ano sasabihin mo? Hindi mo kilala? Wala kang alam? Huwag mo akong gawing mangmang. Si Molly, matapos maramdamang wala na siyang malulusutan pa, ay naghanap naman ng paraan para ipangatwiran ang kanyang sarili dahil ang isang magandang depensa ay pwede ring magamit bilang malakas na opensa kapag naisagawa ng tama. Ba't mo naman ako inaakusahan kaagad ng mga haka-haka mong iniisip? Ano bang pera? Ano bang wallet? Nawala ko ang card ko na iyon. Wala na akong alam. Si Mason naman ay nanatiling hindi kumbinsido at nang mapansin niyang wala nang mararating pa ang kanilang pag-uusap ay agad na siyang lumabas ng kanilang bahay at padabog pang nagsara ng pinto. Si Mason ay dali-daling nagmaneho pabalik sa kanyang opisina para mapag-isa. Dito niya nagawang tawagan ng kanyang matagal ng kaibigan na si George. George, may problema kasi ako. Alam ko, ikaw ay itong may kakilalang isang magaling na private detective. Kailangan ko talaga ang numero niya ngayon. Makalipas lamang ang ilang araw, si Mason ay nakatingin na sa mga hindi kaaya-ayang larawan ng kanyang asawa habang nakikipaghalikan ito sa isang binata. Mukhang mahilig sa bata to si Molly ah. Isa talaga siyang oportunista. Talagang naubos mo na ang pasensya ko. Ano pa ba ang iyong kailangan? Ang pagmamaneho ni Mason pa uwi ay para bang wala nang hangganan. May buong emosyong minamaneho ni Mason ang kanyang kotse sa bakante pa noong kalsada ng kanilang lugar. Kinokontrol na lamang ni Mason ang kanyang sarili para makapanatiling kalmado dahil maraming bagay pa siyang pupwedeng magawa. Wala na siyang lakas na makipagsagutan pa sa kanyang asawa. Kaya nang siya ay makauwi, ay inihagis na lamang niya sa sopa kung saan nakaupo si Molly ang envelope na naglalaman ng mga larawan nito kasama ang kanyang kalaguyo. Si Molly naman ay natigilan na lamang at hindi pa rin nagbigay ng kahit na anumang paliwanag. Hindi malaman ni Mason kung paano niyang napakasalan ng ganoong klaseng babae. Ano ba ang kanyang nasa isip? Naging bulag siya noon sa tunay nitong pagkatao. Inisa-isa ng tingnan ni Molly ang bawat larawan at wala na ring nagawa kundi ang magsalita para dumipensa. Patawad, aksidente lamang ang lahat ng nangyari. Aksidente? Paraning ka ba? Pasarkastikong wika ni Mason. Hindi naman sa ganun. Masyado ka kasing abala sa pagtatrabaho. Meron kang trabaho pero meron ka ring asawang babae.
Kailangan ko din naman ng madalas mong atensyon. Hindi ko minahalang lalaking nasa larawan at wala akong minahal na iba. Ni kaunting pagtingin ay wala akong pinaglaanan. Sadyang nasa tamang lugar lang siya at pagkakataon kung kailan kailangan ko ng taong dadamay sa aking pag-iisa. Isa siyang tao na madaling lapitan at nababaon sa malaking pagkakautang. Yun ang dahilan kaya ibinigay ko muna sa kanya ang aking card dahil wala siyang pera na hawak. Nangako naman siya na ibabalik yun matapos siyang makabayad ng utang. Huli ko nang nalaman na nanakaw pala ang kanyang pitaka. Si Molly ay labis nang nagiiyak. Tila umaamin na sa kanyang ginawa na malaking pagkakamali. Nagmamakaawa siya noong humingi sa kanyang asawa ng kapatawaran. Mason, alam ko na mapapatawad mo pa ako. Hinding-hindi ko na talaga gawin ang bagay na yung kahit kailan. Ikaw lang ang mahal ko at ayokong mawala ka sa akin. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Huli na. May lamig na tugon ng kanyang asawa. Bakit naman? Madabi din naman tayong masasayang pinagsamahan. Maraming taon na tayong nagsasama at normal naman ang problema sa mag-asawa. Tao lang ako at nagkakamali. Pahangatwira naman ni Molly. Tama ka naman eh. Normal sa mag-asawa ang nagkakaproblema. Pero hindi lahat ng mag-asawa na yun ay nananatiling kasal pagkatapos. Bukas, mas magiging maganda para sa'yo na dun ka muna manirahan sa iyong magulang. Ako na lang ang mag-aasikaso ng divorce natin. May abogado akong magkasaayos ng lahat. At mula ngayon ay siya na lamang ang magiging daan para tayo ay makapag-usap. Dahil ayaw na kitang makita pa. Baka sa korte na lang kung talagang kailangan. Matapos sabihin ng kanyang nais ay tumayo na si Mason. Indikasyon na tinatapos na nito ang kanilang diskusyon. Muli ay iniwan niya ang kanyang asawa at bumalik sa kanyang opisina kung saan siya nakakahanap ng kapayapaan. Ang malaking bahay ni Mason noon ay naiwan niyang tahimik na ang nagsisilbing ingay lamang ay ang patuloy na pag-iyak ni Molly. Si Selena naman ng mga sandaling yun ay ini-enjoy lamang ang ginagawa niyang pag-aalaga at pagdidilig ng mga halaman at nagagandahan itong mga bulaklak. Isa ito sa nagsisilbing pampapresko ng kumpanya mula sa matinding init ng panahon. Habang nagtatrabaho ay dito na puna ni Selena ang batang lalaki na nakaupo sa bench na malapit. Si Selena ay pinaulan na naman ito ng bahagyang tubig. Nagulat naman ang batang lalaki na napatawa na lamang. Anong ginagawa mo dyan? Ang init-init tapos nandyan ka. Nagkaroon din siya ng oras para matabihan saglit ang bata na medyo naghahabol na sa kanyang hininga. Bakit ka kasi naglalakad sa ganitong kainit na panahon? Mas mainit pa sa bahay ninyo? Mas mainit nga dun sa bahay at saka andun pa yung stepdad ko. Ayoko sa kanya. Bakit? Pinagmamalupitan ka ba niya? Hindi naman niya ako pinagbubuhatan ng kamay. Takot siya sa social services at para makipaglaban sa aking kustodiya. Wala naman siyang ibang mapupuntahan. Malinaw niyang pagpapaliwanag na para bang hindi isang bata. Sa totoo lang ay hindi naman niya talaga ako kailangan. Nagiging hadlang lang ako sa ginagawa niyang pakipagrelasyon sa mayayamang mga babae. Ginugulo niya ang kanilang utak, pinaibig siya ng husto at doon na niya mamanipulahin ang kanilang isipan at damdamin. Mabait siya sa kanila maliban sa akin na tinatrato niya na walang pagrespeto. Ano bang ginagawa ng ama mo para mabuhay? Pagtatanong ni Selena na tila ba bigla ang nag-alala sa sitwasyong kinasasadlakan ng bata. Yun na yung trabaho niya. Ang manloko ng mga kababaihan. Binibigyan niya ako ng pera at pagkain mula sa mga babaeng yun na halos hindi ko makain sa bawat pagkakataon na sumasagot ako sa kanya at nangangatwiran ay doon na niya ako sinasermonan at pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Kaya sa sobrang inis ko ay ninakaw ko ang kanyang wallet at itinapon ko sa may basurahan. Malamang nagalit na galit siya ngayon kaya nga hindi na muna ako umuwi. Si Selena naman ay agad na nagsalita. Sumama ka sa akin. Sigurado ko na ang istorya mo ay magiging kapaki-pakinabang sa isang tao. Malay mo, ang taong yun ay matulungan ka rin. Matapos ang sandaling yun, ay magkahawa kamay na silang nagtungo sa director's office. Sino yung batang yan, Selena? Panibago kong nahanap, Sir Mason. Malamang may kinalaman din ito sa nauna. Kausapin niyo po siya at malalaman mo ang lahat. Aalis na po ako at marami pa akong gagawing trabaho. Marahang pahayag na Selena. Sabay presinta ng bata sa direktor. Sa loob ay pribadong kinausap ni Mason ang bata at agad na tinanong ang pangalan nito. Nagpakilala naman ang bata sa pangalang Jacob at muli ay ibinahagi niya ang kanyang istorya na nabanggit kanina. Napatingin ang may ngiti si Mason sa bata at nasabi sa kanyang sarili na ang batang iyon ay maswerteng tadhana
Sunod namang inalam ni Mason ang patungkol sa ina ni Jacob, na nagsabi namang yumao na ang kanyang ina isang taon na ang nakakaraan ng dahil sa pneumonia. Muli ang pagmamaneho ni Mason pauwi matapos ang lahat ay naging mabigat. Ang imahe ng bata at ang naging kwento nito ang siyang nangingibabaw sa kanyang isipan. Ang ina ng bata ay patay na, habang ang stepfather naman niyang nakakasama ngayon ay isang mandurugas at manluloko. Mabuti na lamang at si Jacob umano ay naging matalino sa pag-iisip. May bigin si Mason sa mga bata na kung tutuusin ay kaya naman niyang gawin, kung hindi lang dahil kay Molly na ingat masira ang kanyang katawan at imahe. Ang mapilit siyang magkaanak ay imposible na para kay Molly. Malamang na dahil wala itong nais na alagaan at mahalin kundi ang kanyang sarili lamang. Niayaw din ni Molly na magampon sila ng aso. Napagtanto ni Mason na malaki ang pagdurusang hinarap nila ng batang si Jacob nang dahil sa dalawang magkalaguyo na iyon. Habang nagmamaneho ay agad kinuha ni Mason ang kanyang phone para makatawag sa kanyang abogado na si Robert. "Robert, hello? Kamusta na yung ginagawa mong pagproseso sa divorce papers naming mag-asawa?" "Maayos naman, walang problema. Hihingi din kasi ako ng tulong para sa isang bagay. Hindi ito tungkol sa kasal o anumang kontrata. Hindi pa ako handa sa ganun. Ang kailangan ko ngayon ay tulong sa pagproseso ng adoption patungkol sa isang 8 taon na bata. Wala ka na rin po problemahin sa mga magulang niya. Patay na ang kanyang ina at wala na siyang ama simulat sa pool sa pagkabata. Ang stepfather niya ngayon ay isa pang manlulokong tao. Malamang na darating ang araw na aabandonahin niya rin ang bata kapag nakapanloko pa siya ng marami. Salamat Robert ha. Alam ko hindi mo ako matatanggihan." Nang gabing yun, hindi kagaya ng mga naunang gabi, ay mahimbing na nakatulog si Mason. Inaalala sa panaginip ang masasayang memorya ng kanyang kabataan. Si Selena naman ay nanatili lamang sa trabaho gaya ng normal. Naubos ang araw sa pag-aasikaso ng mga appointment sa doktor at dumaan sa ilang pharmacies, sabay kinulang pa ng janitor sa kanilang opisina. Habang nasa utility room, nag-aayos ng supplies, ay nakadinig siya ng isang mahinang boses nang tila pabulong na pag-uusap. "Nasisiraan ka na ba? Illegal ito. Gusto mo bang sa kulungan ako pulutin?" pangangatwiran ng isang lalaki. "Grabe, napakalinis mo naman. Akala mo namang napakatinukong tumanggi. Huwag kang magmalinis. Sino ba sa atin ang may record ng pagnanakaw at pagdodroga? Di ba ikaw? Kaya nga wala kang mahanap ng trabaho dahil doon, di ba? Nang makapagtrabaho ka dito ay walang pumula sa pagkatao mo kung sino ka man nang dahil sa akin. Tapos makikipagtalo ka ngayon kaysa gawin mo na lang ang ipinag-uutos ko." Galit na wika ng babaeng kausap ng lalaki. Wala umanong gagawin ng lalaki kundi magkalat ng grasa sa kalsada kung saan nagmamaneho si Mason papauwi. Lagi umanong dumaraan si Mason doon nang mabilis. Tinakot pa ng babae ang lalaki na kung hindi niya gagawin ang kanyang pinapagawa ay ipapakita nito ang record niya sa director at tiyak na mawawalan ito ng trabaho kinabukasan. "Kakaiba ka din talagang babae. Para sa pera na ayaw mong mawala sa'yo ay nakahanda kang gawin ang lahat bago pa maging ganap ang inyong paghiwalay. Pero mawawalan ka ng asawa, wala ka namang anak at wala ring magulang. Kaya saan mo naman gagamitin ang pera?" pagtatanong ng lalaki. "Huwag mong pakialaman ang pera ko." "Wala ka nang pakialam dun. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi lang kita sa direktor isusuplong kundi maging sa mga pulis." Natapos ang usapan nang wala na ring nagawa ang lalaki kundi ang sumang-ayon. Si Selena naman ay natigilan sa pagkabigla nang dahil sa kanyang nadinig. Ang lalaking kausap ng babae ay ang kanila palang gwardya. Nakakapasok lamang doon ilang araw bago makapagsimula si Selena ng trabaho. At babae naman ay walang iba kundi ang babaeng palaging pinag-iinitan siya, ang head mismo ng kanilang HR department. Agad na natuliro si Selena. Hindi malaman ang kanyang gagawin ng una. Kailangan niyang kumilos kaagad para bigyang alerto ang kanilang director. Gusto niyang magtatakbo kaagad pero hindi niya magawa. Sa oras na makagawa siya ng ingay ay maaaring madinig ito ng dalawa. Malalaman nila pag nagkataon na may nakakita at nakadinig sa kanilang masamang balak. Pinakalma muna ni Selena ang kanyang sarili, huminga ng malalim at mariing nag-isip kung paano niya mabibigyang babala ang kanyang director. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Maingat siyang lumabas at isinara ang utility door at dahan-dahang nagtungo sa director's office. Ang isa sa pribilehiyo ng pagiging isang janitor sa kanila ay ang pagkakaroon nila ng susi sa bawat opisina.
Doon, naghanap si Selena ng kahit na anong cards kung saan pwede niyang mahanap ang contact ni Mason at kanya nga itong tinawagan. "Hello Sir Mason, si Selena po ito. Pakinggan niyo po yung sasabihin ko. Meron po akong nadinig na dapat niyong malaman. May dalawang tao po na nagsasagawa ng planong patayin kayo at pagmukhaing aksidente lamang ang lahat. Plano nilang magkalat ng pampadula sa daan kung saan kayo madalas na nagmamaneho pa uwi. Nabanggit din nila ang inyong asawa, kaya malamang may kinalaman din siya dito." Pinutol na doon ni Selena ang kanyang mensahe. Ibinaba na nito ang phone matapos siyang makadinig ng papalapit na mga hakbang. Nagmamadali siyang nagtago sa ilalim ng office desk at naiharang ang office chair sa kanyang harapan para mas maikubli ang kanyang sarili. Ang gwardiya pala ng mga oras na iyon ay nag-iikot na sa bawat opisina para mag-obserba. Nang mapansin ng gwardiya na bukas ang pinto ng isa sa mga opisina, ay agad itong pumasok doon at binuksan ang ilaw. Si Selena ay halos mamatay na sa nerbiyos na kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Bumilis at lumakas ang pagtibok ng kanyang puso na nadadama na niya ito at tila nadidinig. Ang gwardiya naman ay hindi na masyadong naging mabusisi sa pag-obserba. Nang sa tingin nito'y wala namang problema, ay pinatay na rin nito ang ilaw at marahang isinara ang pintuan. Si Selena ay umupo muna para mapakalma ang kanyang sarili. Saan siya ngayon matutulog ngayong gabi? Pwede siyang manatili muna sa may utility room, pero kinakailangan niyang magpaalam muna sa kanyang ina. Tiyak na mag-aalala ng lubos ang kanyang ina, lalo na kung hindi siya makakauwi ng tama sa oras. Kailangan niyang makaisip ng dahilan na pwedeng mapaniwalaan ang kanyang ina. Tinawagan niya ang kanyang ina, pero hindi niya ito makontak. Malamang na nalobat na naman ang phone ng kanyang ina. Lagi kasi umanong nakakalimutan ng kanyang ina, hindi kagaya ng mga telepono'ng dipindot noong araw ay kinakailangan ng mga phone ngayon na ma-charge sa bawat pagkakataon. Dahil sa napadlakan na ng gwardiya ang pinto sa labas, ay walang paraan si Selena para makalabas ng opisina. Maigi na lamang at napansin niya ang malapit na fire escape malapit sa director's office. Ang payat na katawan ng babae ay madaling nagkasya sa hindi kakiputang rehas na humaharang sa fire exit. Nakalabas siya doon at iniwan ang bangungot na kanyang hinalalagyan. Ginamit niya ang ladder ng maingat hanggang sa tuluyan ng makababa. Doon, natanaw niya ang security guard na biglang napatingin sa kanya ng masama. Natakot si Selena, kaya agad siyang nanakbo sa pinakamalapit na bus stop. Walang ibang nasa isip niya kundi ang tingin ng gwardiya na parang nais siyang patayin. Lingid sa kaalaman niya na wala namang habulang nangyari dahil napupuno ng CCTV ang lugar. Isang bagay na napagtanto ni Selena bandang huli na habang nananakbo ay natanaw na ni Selena ang boss na paparating. Pagkabukas ng pinto nito ay nagmamadali na siyang pumasok at hinihingal na naupo sa isang bakanteng upuan. Malamang na dahil nakita na siya ng gwardiya ay ikakansela nila sa gabing yon ang plano, pero alam niyang yon ay pansamantala lamang. Ang nakakatakot ay kung ano ang gagawin nila sa nakasaksi at nakadinig sa kanilang plano. Base sa isang novel na nabasa ni Selena, ay walang nangyayari sa kahit sino na aksidenteng nakakatuklas ng isang masamang plano. Naging malalim ang bawat paghinga ni Selena, pero wala pa rin siyang maisip na kahit na anong plano. Pagka-uwi, ay naabutan na ni Selena ang kanyang ina na labis na nag-aalala. Paglapit niya sa kanyang ina, ay bigla na lamang may humampas sa kanyang ulo at nagsimula nang naging madilim ang lahat sa kanyang paningin. Nalimpungatan na lamang siya nang dahil sa dalawang taong nag-uusap. Ang isa ay tila aburido habang ang isa naman ay nananatiling kalmado lamang. "Robert, naiintindihan mo naman siguro na ang babaeng ito ay nasaktan ngayon ng dahil sa akin. Niligtas niya ang buhay ko. Wala siyang malay sa ngayon. Mason, huminahon ka. Hindi malala ang tama niya. Dalaga pa siya at kakayanin niya yan. Maganda ang buhok ng babae, kaya't walang balat na lalabas at makikita ang mga tao. Maigi na lamang at nagtagal siya sa gabing yon sa utility room. Kung hindi, ay hindi mo makikilala kung sino ang iyong ididivorce o pinakikisamahan. Ang planong paglalagay ng kung anumang pampadula sa kalsada ay hindi magandang plano. Maniwala ka sa akin. Parehas lang ang magiging epekto nito kahit pa ang asawa mo ang magsabi ng katotohanan o ang kanyang mandurugas na kabit, dahil ang lahat ng sikreto ay halatang halata na. Mas maigi pang naipasok natin siya dito sa center kaysa maaktuhan siya ng gwardiya niyo sa labas. Muntik na sila roong mapahamak. Robert, gagawin mo talaga ang lahat ng paraan para makamit ang lahat ng nais mo. O di kaya, ng profesyon ko na matagal kong pinaghirapan. Ay teka, nagsisimula na yata siyang magkamalay. Sabi ko naman sa iyo,
eh hindi naman malala ang tama niya. Ang maputlang mukha ni Mason ang bumungad kay Selena pagtanggal nito ng takip sa kanyang mukha. Kasama ni Mason noon ang isang lalaki na hindi pa niya nakikilala. Ilang sandali pa ay napagmasdan na ni Selena ang isang pamilyar na mukha sa kwarto na iyon. Walang iba kundi ang doktor ng kanyang ina at siya pala ay nasa isang center. Ang kanyang ina ay nananatiling kalmado sa kanyang tabi sa kabila ng kanyang naging paghihirap. Kumusta nang pakiramdam mo anak? Masakit pa ba ang ulo mo? Okay lang ako ma. Medyo masakit pa ang ulo ko at parang may kakaibang tunog pa akong nadidinig. Eh ikaw ma, huwag mo akong alalahanin. Basta't narinig ko sa doktor na maayos ako at walang problema, ay wala kang dapat isipin. Sobrang pagkatakot ko kagabi. Maigi na lamang at may aawa sa akin ng Diyos. Kahit binigyan niya ako ng sapat na lakas. Huwag ka nang mamroblema ng kung anuman. Basta't magpahinga ka at magpagaling. Ako na ang bahala sa lahat ngayon. Pero ma, paano naman yun kung may ihiga lang ako dito? Mauubos ang lahat ng sahod ko sa medisina. Paano mo pa ba pinapatakbo ang mga bagay na yun sa ngayon? Huwag mo nang problemahin ng tungkol dyan. Si Mason na mismo ang nagsabi na wala na tayong dapat problemahin pa at palagi siyang tapat sa kanyang mga sinasalita. Basta't magpagaling ka na lang. Wika ng ina ni Selena habang inaayos ang buhok ng kanyang anak. Si Robert ay nagsalita naman bigla kay Mason sa tila nag-aalalang ekspresyon. Mason, may idea ka ba kung sino ang ama ng batang nais mong ampunin? Paano ko naman malalaman yun, Robert? E sa larawan ko lang nakikita yung stepfather niya. Pero sino nga ba ang kanyang ama? Kaya nga, lumapit ako sa iyo para sa isang paternity test. Ikaw ang ama ng bata. 99.10% na sigurado yan. Ikaw ang biological na ama ng batang nais mong ampunin. Si Mason ay natigilan naman sa kanyang nalaman. Agad siyang natuliro kung papaano nga ba yun naging posible. Dito, muling nagbalik sa memorya ni Mason ang isang babae na nakilala niya noong kolehiyo na nakarelasyon niya pero hindi niya gaanong sineryoso. Nagawa ng babae na iyon na lumisan ng bayan dahil sa isang job replacement. Wala umano siyang nalaman na nabuntis ang babae na iyon at wala din itong kahit na anong nabanggit sa kanya o hinabol man lang siya sa loob ng maraming taon. Malamang na nataong nagamit din ng lalaking kabit ng kanyang asawa ang dati niyang kasintahan. Pero ano nga ba ang nakikita nila sa lalaking iyon? Nagkaroon din ng pagkakataon si Mason na maipaalam kay Jacob ang kanyang dediskubre at hindi niya inaasahan ang naging reaksyon nito. Mabilis ding natanggap ni Mason ang katotohanan ng kanyang nalaman. Sa paniniwalang ibinibigay talaga ng tadhana kung ano ang tama para kahit kanino man. Natanggap niya si Mason bilang ama at ang unang pagyayakap nila ay talaga namang napuno ng pagsabik at pagmamahal. Agad namang dinalaw ni Mason si Selena kinabukasan para makausap. Masaya ako sa muli mong pagbabalik. Maayos ka lang ba? Si Selena naman ay kalmado lamang na tumugon. Oo, ayos lang ako. Ano bang meron? Nadinig ko na merong bakante ngayong posisyon sa marketing department. May manager tayong nag-resign. Gusto mo bang maging parte ng marketing department para sa internship? Pagpapahayag ni Mason kay Selena. Sumang-ayon naman si Selena nang walang pagdadalawang isip. Sabay tanong kung kumusta na si Jacob. Nagagalak namang sinabi ni Mason na madalas may kwento si Selena ng kanyang anak na malamang namimiss ang una nilang pagkikita at pag-uusap. Si Jacob ay nasa corridor naman ng medical center at naghihintay sa dalawa. Natapos ang araw na iyon na naging maayos ang lahat sa kanila. Ganap nang nahiwalay si Mason kay Molly sa legal na paraan at mabilis din niyang nakuha ang kustodiya ng kanyang sariling anak. Si Selena naman na nililigawan ni Mason hanggang sa maging sila at natapos sila sa pagkakaroon ng isang masaya at masaganang pamilya.